Maghapon akong pagod sa pagtitinda ng gulay at ihaw-ihaw ng mga barbecue. Kaya pagkatapos kong kumain ay nagpahinga na ako. Kailangan ko ng panibagong lakas bukas para sa pagtitinda. Kahit papano ay malakas ang bentahan namin sa gulay at sa mga ihaw-ihaw. Lalo na ang mga snacks na niluluto ko. Kaya nakakapagod talaga. Pagkahiga ko ay unti-unti akong hinila ng antok. Isang umaga pagkagising ko ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sobrang sakit ng ulo ko. At parang nasusuka ako kaya agad akong tumakbo sa banyo naming malapit para sumuka doon. Sumuka ako ng sumuka na wala namang lumabas sa bibig ko kundi puro laway. Anak, bakit ka nagsusuka? May dinaramdam ka ba? Tanong ng nanay ko na nasa likuran ko. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagsusuka eh. Nagtaka nga lang ako kung bakit sobrang bigat ng pakiramdam ko at eto nga po, nagsusuka ako. Nakangiwing saad ko sa nanay ko. Hindi kaya'y buntis ka, Kathleen? Nagdududa ang ani ng nanay ko sa akin. Mataman akong pinagmamasdan nito. Namutla naman ako sa narinig ko galing sa sinabi ng nanay ko. Pero, wala ka namang nobyo, di ba anak? Bakit ka mabubuntis kung ganun nga, di ba? Muling saad nito sa akin. Hindi naman siguro, Nay. Wala naman ho akong boyfriend po. Mailap ang matang wika ko sa nanay ko. Diyos ko. Paano na lamang po kung buntis ako? Anong gagawin ko? 2 linggo na pala akong hindi dinadat na ng buwan ang bisita ko. Kaya, paano ito ngayon? Kakausapin ko ba si Nikolai about sa hinala kong ito? Pero hindi pa naman ako nakapagpa-check up sa doktor. Baka kako, napagod lang siguro ako sa mga gawain kahapon. Nanibago lang siguro ang katawan ko. Bulong ko sa sarili ko. Oh, anak, kumain na tayo. Nakaluto na ako. Niluto ko ang paborito mong tuyo at longganisa, saka prito na din ako ng talong na may sawsawa na sili at sibuyas. Kaya tara na, kakain na tayo anak. Wika ng nanay ko. Sa isip ko ay takam na takam ako at bakit naman hindi. Paborito ko ngang ulam na hinahain ng nanay ko. Kaya alam kong mabubusog ako ngayon. May mga gulay pa naman akong stocks, baka sa susunod pa na araw ako aangkat doon. Kapag naging suki ko na ang mga taghatid ng gulay, magpapadeliver ako dito ng mga gulay para itinda ko. Nakamarinate na din ako ng mga iihawin ko mamaya at may saging pa akong lulutuin din mamayang snacks. Sige ho, Nay, susunod ho ako sa inyo. Wika ko sa nanay ko. Sige anak, para sabay na tayong kakain. Sagot naman ito, tumango naman ako dito. Sumunod na ako sa nanay ko para mag-almusal na din. Nahimasmasan na kasi ako sa pagsusuka ko, baka sa sobrang pagod ko lang ito. O di kaya nalipasan ako ng gutom sa sobrang busy ko sa pagtitinda. Mabilis kong inayos ang sarili ko sa kalumabas ng silid ko. Umupo na ako sa hapag nang makita ko ang mga pagkain paborito ko, ay mabilis akong kumuha ng mga pagkain saka nagsimulang kumain na din. Pero sa unang subo ko ng tuyo ay parang babaliktad ang sikmura ko, mabilis akong tumayo at tumakbo sa lababo namin. Alam kong sinundan ako ng nagtatakang tingin ng nanay ko kaya naramdaman ko na lang na hinimas na nito ang likod ko. Saka ito nagsalita, anak, may dapat ba akong malaman tungkol sa nangyari sa iyo ngayon? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako sa narinig ko dito. Buntis ka ba, Kathleen? Diretsyang tanong nito sa akin. May dapat ba akong malaman, anak? Kaya ba pumunta dito ang anak ng amo mo dahil dito? Anong totoo, Kathleen? Magsalita ka. Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Hindi ko po alam, Nay, kung buntis ako. Opo, may nangyari po sa amin ni Sir Nikolai. Noong nasa ospital ho kayo at nag-aagaw buhay, binigyan niya ako ng pera kapalit ng 1 gabing yun. Pero hindi ko naman po alam na ganito ang mangyayari. Pero hindi ko po akalain na mauulit na naman ang nangyari sa amin ng binata kong amo. Bago ho ako umalis sa kanila ng gabing yun, na may party ay may nangyari na naman sa amin, Nay. Kaya ako umalis sa trabaho dahil doon. Dahil ayoko magkaroon pa kami ng ugnayan ng anak ng amo ko, Nay. Ayoko din malaman ng mga mababait nitong magulang ang nangyari sa amin ng anak nila. Kaya nagpasya na akong umalis na lamang at lumayo sa kanilang lahat. Lalo na sa nararamdaman ko sa binatang amo ko. Pakiramdam ko, Nay, mahal ko na ito. Umiiyak ang sagot sa nanay ko. Diyos ko, anak, hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo. Pasensya ka, anak, ha? Nasira ko pa ang kinabukasan mo. Pero sige, kung totoo man ang hinala nating buntis ka, ay kailangan magpatingin ka na sa doktor para alam natin. O siya, sige.
Kung ayaw mong kumain, ay ipagtimpla na lamang kita ng gatas para magkalaman man lang ang tiyan mo. Para makaalis na tayo para sa check-up. Sasamahan kita, anak. Wika ng nanay ko, tumango naman ako dito, saka ngumiti at niyakap ito. Nang araw na iyon ay umalis kami ng nanay ko para makapag-check-up ako. Kung totoo ba ang hinala ng nanay ko. Nakarating na kami sa ospital sa bayan, agad kami nagpatingin sa doktor. Ilang sandali lang ay alam na namin ang resulta ng check-up. Nagulat ako nang kumpirmahin ng doktor na buntis ako. Congratulations, Mrs. You are 2 weeks pregnant. Wait ka lang ha, para magbigyan kita ng reseta na dapat mong inumin na vitamins kapag naubos ko na ang ibibigay ko sa'yo. Saka mai-advise pa ako sa'yo. Wika ng doktor sa akin. Sige po. Sagot ko nang mawala saglit ang doktor ay nagkatinginan kami ng nanay ko. Alam kong gusto nitong kausapin ako o tanongin ako pero alam ko pinigilan lang nito ang plano nitong kausapin ako. Nang bumalik na ang doktor at nakapag-advise na ito sa akin, ay umalis na kami ng nanay ko. Namili muna kami saglit ng uulamin namin mamayang gabi at ang prutas na sinasabi ng doktor na pwede sa akin. Matapos kaming mamili ay nakasakay na kami sa pedicab. Alam kong kating-kating na ang nanay ko na magtanong sa akin ay talagang pinigilan lang nito. Nakarating na kami sa bahay ay umupo muna ako. Pakiramdam ko kasi ay hihimatay na ko sa sobrang pagod kakalakad. Saka inaantok din ako. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko na magsalita ang nanay ko. Anak, anong plano mo ngayong nabuntis ka? Ayaw mo bang ipaalam ito kay Nikolai? O ng mga magulang nito? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako. Isang buwan na ang nakakaraan ng pumunta dito si Nikolai para kausapin ako pero hindi ko na iyon binigyan ng pagkakataon. Ayoko kasing lumalim pa ang nararamdaman ko sa lalaking iyon. Oo, inaamin ko na mahal ko na ito pero ayokong mahulog sa lalaking alangan ako. Bulong ko sa sarili ko. Saka ko sinagot ang nanay ko. Siguro kapag may pagkakataon na sa ngayon ho kasi ay hindi pa ako handa. Sagot ko sa nanay ko. Pero anak, baka nakakalimutan mong mahirap magpalaki ng anak na nag-iisa. Kailangan mo ding sabihin sa ama ng batang yan na magkakaanak kayo para alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Papanagutan ka ba niya o susustentuhan lang nito ang anak ninyo? Karapatan niya din anak na malaman na magkakaanak na kayo. Wika ng nanay ko. Alam ko ho, nay, huwag ho kayong mag-aalala kapag may pagkakataon ho. Sagot ko na lamang dito. Sige anak. Sana gawin mo ang nararapat. Wika nito sa akin. Tinanguan ko na lamang ito. Lumipas pa ang 3 buwan, may umbok na din ang tiyan ko. Medyo tumaba na din ako. Hoy Kathleen, buntis ka pala? Sinong ama niyan? Tanong ng kaklase kong nakapag-graduate ng kolehiyo. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko. Oo, buntis ako. Maikling saad ko sa kaklase ko talaga. Nag-asawa ka na pala? Taga saan ang boyfriend mo o asawa mo? Muling tanong nito sa akin. I'm a single mom. Sagot ko dito. Nanlaki naman ang mga mata nito sa narinig galing sa akin. Hala, ganun ba? Bakit ka naman hindi nanigurado, Kathleen? Paano ka na ngayon? So, tumigil ka na pala sa pagtatrabaho doon sa mansyon ng mga Montesilio? Sayang naman ang trabaho mo doon. Okay pa naman ang pasaho doon. Wika nito sa akin. Ngumiti naman ako sa dating kaklase ko. So, eto ang pinagkakaabalahan mo ngayon. Nagtitinda ka? Sabagay, alam mo, okay to ang ganitong negosyo dito sa atin, Kat. Bukod sa talagang pangunahing bilihin talaga ng mga tao dito sa atin, lalo na itong mga gulay. Ngiting wika nito sa akin. Sana malakas ang benta, Kat. Kaya okay na rin to, kasi andito ka lang. Tsaka, may kasama ang nanay mo. Sad nito sa akin. Kaya nga eh, sad ko din dito. O siya, sige na ha, aalis na ako. Matutulog pa ako kasi alam mo namang kapag call center talagang puyatan. Sad nito sa akin. Sige, uwi ka ko dito. Nang umalis ito ay pumasok muna ako sa loob para kumuha ng tubig. Sobra, uhaw na ako. Andami kasing bumibili kanina. O anak, gutom ka ba? May niluto akong paborito mong sinigang. Inasiman ko nga eh. Para ganahan ka naman. Ako na muna ang tatao sa tindahan natin. Para kapag may bumili, hindi ka na maistorbo. Saad ng nanay ko.